tayong mga Pinoy, likas daw na mahiyain at laging nagkikimkim ng ating damdamin. Pero minsan, ang pagsasarili natin sa problema na uuwi sa kung ano-anong aberya. At sa tuwing umiiwas tayo sa mga issue, saka naman namumuo ang mga intriga at di pagkakaunawaan. Kaya panahon na para basagin ang ating katahimikan. Dahil ang problema, pwedeng-pwede mong tawanan, pero hindi mo dapat talikuran. Kaya kung may problema, harapin mo, pag-usapan natin face to face. Nag-iinit na usapan, umati ka pong mga yan. Diskusyon na may resolusyon sa kauna-una ang Talak series sa telebisyon. Face to face now with Miss Amy Perez. Hello mga sausawero at sausawera. Handa na ba kayo sa talakan? Sa pula o sa puti? Okrayan, handa na ba? Mas masarap ang kwentuhan pagkasama natin ang ating co-host na si Hans Martel. Siyang Amy, hello! Mga sausawero at sausawera, sausawa na ba? Saan kayo? Face to face na! Sa nag-iisang Talak Serye at Barangay Hall on air sa telebisyon na palagi pong nagpapaalala na kung may problema ka, harapin mo at pag-usapan natin yan face to face. At dito naman sa ating studio, kamusta naman ba ang ating mga sausawero at sausawera? Patingin nga ng mga nasa puti, palakpakan! At ang mga nasa pula, ako pa rin po ang siyang Amy na excited na excited dahil sa araw-araw po nating pag-uusap sa telebisyon. Ilang linggo na rin po ang itinatakbo ng face-to-face at naku, ang dami talaga mga reactions na aming pong natatanggap. Marami ang nakaka-relate sa mga pinag-uusapan namin dito na talaga naman pong sumasalamin sa totoong buhay nating mga Pinoy. Hindi ba, Hans? Tama, siyang Ami. Ako nga mismo. Naku, excited na ako kung ano na naman ang malalang problema ang susubukan nating solusyonan ngayong araw na to. At medyo kinakabahan kasi baka malalang banggaan na naman ang mga partidong involved. Pero sana, syempre, in the end, maayos, hindi ba? Kaya nandito ang ating trio tagapayo upang tulungan tayong ma-achieve yan. Ang kakampi ng masa, Chief of the Public Attorney's Office, Attorney Persida Acosta. Siyempre, itong susunod, ito naman galit sa masama, ayaw sa mga demonyo. Kasi ang kakampi niya, yung nasa taas. From the Cathedral of the Good Shepherd, Father Jerry Tapiador. Mula naman po sa Clinic of the Holy Spirit, Doctor of Psychology, Dr. Camille Garcia. Back to you, Chang Ami. Thank you, Hans. Mga ka-face to face, may mga kapitbahay ba kayong walang hindi nakakaaway sa iisang barangay? Sabi nga nila, no man is an island. Pero ang sentro ng usapan natin, ako, mukhang hindi maniniwala dyan. Ito po ang ating face-to-face issue of the day. Siya si Gloria Bitos. Inirereklamo ng mga kabarangay dahil di umano sa kanyang masamang ugali. Hindi ko nagustuhan yung mga pinagagawa nila sa akin. Pati yung mga pag-uumpang nila sa akin, pati yung buro ako ng hanggang, no? Sila na rin yan. Pilit na umutang. Sa lugar na ito, wala kang maririnig kung di ang reklamo nila laban kay Aling Gloria. Hindi siya marunong makisama. Yung mayabang siya, matapobre siya. Kala mo ba, kaya niya nang bilhin lahat ng tao. Masama talaga ugali niya. Parang gusto niya maghari-hari, mga ganun, ang style niya. Kasi talaga maano mo naman sa pagmumukha niya, matare talaga siya.
Hoy, Bunker. Maghaharap pa tayo uli. Patutunayan ko sa'yo na masama ugali mo. Papatunayan ko talaga na pangit ang ugali mo. Totoo kayang walang Gloria kapag kapitbahay mo si Aling Gloria? Naku, mga ka-face to face, ang ingay ng kanyang mga kapitbahay nagdurusa daw silang lahat nang dahil kay Aling Gloria. Parang ang drama tuloy nito, Me Against the World. Aling Gloria Bitos, ipagtanggol mo nga ang iyong sarili. Pasok, Aling Gloria! Aling Gloria, kamusta po kayo? Magandang araw sa inyo. Magandang araw din po. Welcome po sa Face to Face. Pakikwento naman po sa aming lahat dito, bakit ganun na lamang po ba ang galit ng inyong mga kapitbahay sa inyo? Ay kasi nga po, nung nangyaring iyon, yung tubig ko, natuklasan kong may nakatap sa aking ano? Yung nakatap yung hose doon sa aking kontador. Ah, so ang nangyari, okay. Pangatlo ng bill, lalong tumataas yung bill ko. So tatlo lang kaming pamilya. Magkano na po ang inabot? Umabot po yun ng 3.5. 3.5? Na dati lamang ang binabayaran po ninyo ay magkano lang ano po? Ano lang, 195, ganyan. Ay, ang kasi ang plano bigla ko noon, ano, aalis na lang kasi hindi ko naman ginamit. Bakit ako ang magbabayad ng hindi ko naman ginamit? Opo. Sabihin niyo muna nga sa amin, Aling Gloria. Sino po itong sinasabi ninyong yung nagtap? Yung Charing. Charing. Si Charing. Oho. Charing ang pangalan niya. Ang pangalan niya. Sino po ang nakapagsabi sa inyo? May nakita ba? Ano po yung pinakamay-ari ng bahay na tinitir? Kasi tenant lang po ako doon. Okay. Pare-parehas kami. So, nung ano, halika, Aling Gloria, bunutin natin to. Kaya alam ko na kaya... Na siya mismo ang nagkabit. May nakakita po ba? Yung may-ari mismo. Eh, maniniwala na ako sa may-ari dahil siya mismo ang may-ari. Siya ang nakakaalam ng pag-aari niya. So, yung may-ari po dun sa lugar ninyo ang nagsabi sa inyo na si Aling Charing ang siyang nag-tap dun sa tubo. Kasi nagpapaigib siya. Ako, ilan, apat lang kaming sa pamilya. Opo. Mas malaki ang bill ko. Bakit nagkaganoon? Hindi po ba dapat pantay-pantay lang ang binabayaran ninyo? Siya po, magkano binabayaran? 130 lang yung natatandaan ko yung bill na yun. Tapos kayo po ang sinisingil dun sa bill na umabot na ng 100, natipon na yun, naipon na. Naipon na, naging 3,500 na po. Oho. So talagang halos lahat ng mga tao doon na sinasabi na itong Aling Charing nga daw po ang nakialam. Opo. Doon sa tubo. So siya po ang kaaway nyo doon sa lugar ninyo. Oo, siyempre nag-react na ako dahil magbabayad ako. Hindi naman ako mayaman na hindi ko naman ginamit. So nang dahil po ba dyan sa pagtatap na yan doon sa linya ng tubig ninyo, kayo po ba'y nagkakasagutan itong si Aling? Oo po naman. Charing? Ano pong sinabi? Oo po. Ano pong sabi niya? Parang nag-react na siya kasi maingay na ako. Sabi ko, ano ba itong tubig na to? Hindi naman ako gumagamit. Malaki ang bill ko tuwing ano, narinig niya pala yon. Nung marinig na iyon na, nagwala na siya, binangga yung pintuan. Ay tamang-tama, nandun ako sa kasunod na pintuan. Sabi ko, ano bang hinihistirikal mo dyan? Natatamaan ka ba? Sabi ko nang ganun. Sabi ko, natural lang, karapatan kong malaman ang tubo ko rito dahil ako ang nakatira, ako ang gumagamit ng tubo na yan. At kayo po ang sinisingil? Oho. Mm-hmm. Siguro. Anong sabi po niya? Sabi niya, akala mo naman pinaglanakawan ka. Ano pa nga ba? Nakaw na to ah. Kanina po, nabanggit ninyo na itong si Aling Charing, bukod dun sa nagtatap siya dun sa linya ng tubig ninyo, may nabanggit kayo na pinapaigib niya sa iba. Ano yun? Pinagkakakitaan po niya? Paano po yun? Pakikwento sa amin. Nagpapaigib siya. Tapos, dalawang piso ang isang balde. Dalawang piso ang isang balde. Okay. Tapos yung container, iba pa. Iba pa yung nung presyo ng container. Paano po ninyo nalaman nito? Katabi ko po nandun mismo ako. Nakita nyo? Oo, narinig nyo? Ganito ko nakalaki. Okay. Pero hindi po sa totoo na lang kayo ay pinaalis doon dahil sa hindi ako nakakabayad? Oo, at nakaawa niyo si kahit ngayon, may notebook pa ako. Kahit ngayon, may notebook. Face to face, ilalabang ko yun. Pero sabi rin po, bukod daw kay Aling Charing, sino naman daw itong Aling Vicky naman na nakaaway niyo rin? Ay, ngayon, kapitbahay ko itong nakaraan taon, umalis na rin. Okay, so lumipat po kayo sa panibagong lugar. Apartment.